kayong upo. God is good. Ay, hindi. Sorry, hindi. Pare-pareho. God is good. God is faithful. Amen. 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 Thank you. Thank you everyone for coming. May mga bisita ba tayo ngayon? Wala. Meron? Ayun. Tingnan natin ang ating mga bisita. Oo. Legile Mendoza, where are you? Yun, palakpakan naman po natin. I-welcome po natin siya. Ayun, meron pang isang hahabol po. Carl Michael Dungo, where are you, bro? Aha, sige, let's give him a Compraise welcome. Alisa Jane Galon. Ba, tabi-tabi sila. Oo. Sino ang nagdala sa... Ah, si Ria. Naks naman ang Ria. Thank you, Ria. Ang galing mo, ah. Oo, we still have someone here. We have Adrian Palencia. Good afternoon, Adrian. Welcome sa service. Tapos, Sister Clarinda. Where are you? Ayun. Halos hindi ma... Anyway, welcome po kayo sa Compraise. Each and every one of you, you're welcome to Compraise. Pero as what we always say po, kung meron kayong church, go to your church and be a blessing to your church. Pero if somehow sinasabihan kayo ni Holy Spirit na you join Compraise, you are very welcome here. Very welcome po. Be active in the church. Be active, grow in the church. We will assure you, give us 1 year of your life and your life will change for the better. Amen? Amen po ba? So welcome po. And kahapon, kanina, natapos po ang EGR. Palakpakan naman. Sino yung mga nakatapos ng EGR? Taas ng kamay. Ayun, bakit kayo nasa likod lahat? Nasa likod silang lahat. Palakpakan po natin. And a few hours ago, natapos po ang water baptism. Nasaan yung mga nag-water baptism kanina? Yun, palakpakan po natin. Malakas na palakpak po. Amen, amen, amen. Believers have chosen to declare the faith that they have. Bakit merong baptism? Kasi nakikiisa ka sa ginawa ni Jesus sa krus para sa iyo. It is a declaration of faith and it honors God. Live your lives honoring God. Amen? Amen? Now, lahat po tayo kasi dumaan tayo sa ganyan. Nag-EGR tayo. Somehow, we have received Jesus as our Savior and Lord. We went through the retreat. Nag-water baptism tayo. Pero did we ever think what comes next? Ano yung gusto ni Lord sa atin after we go through all of this? And yun po yung pag-uusapan natin ngayong hapon. In John chapter 5, alam po natin yung kwento ng isang paralyzed man. He has been paralyzed for 38 years. Think of 38 years. Think of 38 years na yan. Tradition says that he was not born paralyzed. So, ibig sabihin may nangyari siguro sa kanya, nangyari yan. And siguro, yung first 2 years, meron pang umaalalay sa kanya. Give or take 5 years, after that, wala na. Think of 38 years na nandyan siya, tapos nung tinanong ni Jesus, gusto mo bang gumaling? Eh, wala pong nagdadala sa akin sa pool eh, pag gumalaw yung tubig. Gusto niya ang ganun eh. He wants to be healed. 38 years wanting to be healed. And we know yung kwento na one encounter with Jesus Christ and he was healed. All the 38 years gone, he was healed. Think of 38 years asking, praying, seeking. Nauunahan ka na mag-dive sa pool. All the frustration. Then one encounter with your Messiah. And you are healed. In John chapter 8, there was a woman caught in adultery. Actually, this is something very unfair. And this is something na sinet up si Jesus Christ. Bakit? Bakit si woman lang? Who could commit adultery on her own? Pero hinanda talaga ito para kay Jesus Christ. Sinusubukan nila. Pero Jesus Christ was able to see beyond the smoke screen. This was a setup. Anong ginawa ni Jesus? He took her side. The side of the woman. She was forgiven. Lahat ng mga nag-a-accuse sa kanya. Ano yung sinabi ni Jesus Christ? Kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya ang maghagis ng unang bato. Yung mga bato naglaglagan lahat sa lupa. And nobody accused her. Napahiya silang lahat. In both cases, in both stories,
si Jesus Christ ay meron siyang similar na parting words sa kanila. Ano yung sinabi ni Jesus sa kanila? Sabi niya dito sa paralyzed man, "See, you are well again. Stop sinning or something worse may happen to you." Ano naman yung sinabi niya dun sa woman caught in adultery? "Go now and live your life of sin. Stop sinning. Live your life of sin." Anong nangyari? The Son has set them free. They are free indeed. Si Jesus Christ, He wants them to live a life of freedom. After being saved, after being healed, Jesus Christ wants us to live a life of freedom. A life of freedom, as Jesus would define, is a victorious life. Ito ay buhay na wagi. Ang message po ng Panginoon para sa atin ngayon is living in victory. We want a victorious life. Amen. Gusto po ba natin? Yung amen po ay hindi victorious yung pag-amen ninyo. We want a victorious life. Amen. Yes, we do. Yung buhay na wagi. Meron bang magdadasal sa inyo, "Lord, sana po sumablay ako ngayong araw. Lord, sana po malpak tong ginagawa ko." No one would do that in his right mind. Wala pong ganun. Gusto natin yung buhay na wagi. Meron tayong mga pagsubok. There are trials. There are challenges in our lives. Pero ang gusto natin, magwawagi pa rin tayo. Gusto natin magwawagi pa rin tayo. Yung mga nag-EGR, yung mga nagpa-water baptize, we were all set free. We were all set free. Anong sabi sa scripture? "Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new has come. Ibig sabihin, kung sino ka, kung ano yung dati mo, ano yung buhay mo na talunan, nung pinasok ni Lord ang buhay mo, that kind of life is gone. That kind of life is gone. The moment na sinurrender mo ang buhay mo kay Jesus Christ, something supernatural, a supernatural transformation happened in your life. Sabi nga natin sa EGR, nung tinanggap mo si Jesus Christ, nagkaroon ng blood transfusion. Yung dugo mo dati, naging dugo ni Jesus na yan. Daig mo pa yung mga dugong bughaw. Dahil dugo ni Jesus yan, we became new creations. We received a new life. Ano ba yung new life na yan? Yung new life na yan ay new creation, new life, new start, new destiny, new priorities. Na-experience nyo ba yan? Gaya ng woman who was caught in adultery, gaya ng paralitiko na pinagaling ng Panginoon, nagbago lahat ang buhay nila. Think of 38 years na nakahiga ka lang dun. Then you became able, you became strong, kaya mong magtrabaho, kaya mong mag-provide para sa sarili mo, kaya mong maligo mag-isa. Think of that. Nagbago ang buhay nila. Pero, even that given, lahat ng mga nangyari sa buhay natin, the Bible is never remiss in warning us. Ano ang sabi ng Biblia sa atin? "We have freedom now because Christ made us free. So stand strong in that freedom. Don't go back into slavery again." The reason that the Bible warns us about that is because we have the propensity to go back into slavery again. Baka bumalik ulit tayo. Meaning, God gave us victory over our bondage. Binigay ng Panginoon ang victory natin over bondage so we can start living in victory. Jesus instructed them to live a victorious life. Ganun din sa atin. From a life of failure, defeat, sin, from a life of brokenness, darkness, curse, bondage, from a life of failure to a life of truth, of wholeness of life, to a life of blessing, to a life of freedom, to a life of victory. Pero, minsan, iniisip kasi natin, "Pastor, tinanggap ko na si Lord eh. Nagpabaptize na ako eh. Di ba automatic yan? Di ba mangyayari at mangyayari na lang yan? May kailangan pa palang gawin. What do I need to do? What do I need to avoid in order that I will not go back to slavery again? Ano yung kailangan kong isipin? Ano yung mindset ko? Anong klaseng buhay ang meron na ako?" It is not much of what you do. What you do is the external. Pero it starts with your mindset. It starts with a life living in the freedom that the Lord has given you. Sabi nga natin kanina,
New creation, new destiny, new priorities. Pero the question still stands, paano? Paano yan? Our scripture for today is taken from 2 Corinthians 5, 17 to 21. It reads, "Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation, that God was reconciling the world to himself in Christ, not counting people's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him who had no sin for us, so that in him we might become the righteousness of God." Anong ibig sabihin ng victorious life? A new creation life, a life restored by Jesus Christ. What does living in victory mean? Foremost of it is, because I am in Christ, I am a new creation. Nabi na nga natin dun sa verse 17, you are a new creation, kaya nga born again. Para kang bagong pinanganak, isinilang muli. Anong ibig sabihin nun? Your old self is gone. Meron kang dating pagkatao, meron kang mga gawain, mindset, actions, thoughts, values in the past. Pero, nung tinanggap mo si Jesus Christ, pinalitan niya lahat yon with something that is righteous before Him. Kaya, dahil binago ni Jesus yon, huwag mo nang balik-balikan. Huwag na yung puro kwento mo, ganto kasi ako noon. Parang gusto mong balikan, huwag na pong ganon. Leave it as a testimony, yes. But to go back to it, na manghihinayang ka, don't do that. Don't do that. Yung lives natin, yung buhay natin ngayon, they are no longer worldly, they are now spiritual in Jesus Christ. Yung old nature natin, yung kalikasan natin na magkasala, that has been nailed on the cross. It has been nailed on the cross and gone forever. Pero, pag ganun ba, hindi ka na magkakasala? Meron bang hindi na nagkakasala sa atin? We still commit sin. Nagkakasala pa rin tayo. Pero, the difference now, bago si Jesus Christ dumating sa buhay mo, you commit sin out of your nature. Kalikasan mo yon. Ginagawa mo, natural. Nung dumating si Jesus Christ, nagkakasala ka, bakit? Nagkakamali ka. And, dahil meron kang Panginoon, meron kang kapatawaran para sa pagkakamali mo. So, ibig sabihin, hindi na po tama yung sasabihin ng isang Kristiyano na kung nagkasala, tao lang. Hindi na. Hindi na. Pag sinabi mo yun, binalikan mo yung dati mo. Binalikan mo. Kung nagkasala ka, umamin ka na lang. Umamin ka na lang. So, ganun po yon. You have left your former life, you see the world differently now. Yung Biblia, hindi na lang libro yan. It is your contact point with Jesus Christ. Scripture tells us, we know that what we used to be was nailed to the cross with Him. That happened so our bodies that were ruled by sin would lose its power. Our bodies, which were ruled by sin, nung dumating si Jesus Christ, that old body is now powerless. We are no longer slaves to sin. That's because those who have died have been set free from sin. You have been set free from sin. Yung nakaraan mo, na kung minsan gustong-gusto mong ikwento, it is powerless. Walang kakayanan na sa buhay mo yan. Yung next po natin is, because I am in Christ, I am reconciled to God, and He does not count my sins against me. Scripture tells us that God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sins against them, and He has committed to us the message of reconciliation. Alam nyo, kung merong taong nagkakaroon mga disagreement, di sila nagkakasundo, may nasabing hindi maganda, may nagawang hindi maganda, nangyayari yung disagreement. And anong nangyayari sa relationship? Nagkakaroon ng lamat. The relationship gets hurt. And
para maibalik mo yung former na harmony, former na agreement ninyo, it is necessary to be reconciled. Sin has resulted to disagreement with God. God will never agree with any form of sin. It is totally a lie. Yung sasabihin ng mga tao na pinayagan ni Lord na ginawa ko to. Iba yung Lord mo, kapatid, kaya niya pinayagan yan. Sin hurt God the foremost. Siya yung unang-unang nasaktan sa kasalanan. And we are also hurt by the sin that we commit. Para magkaroon ng reconciliation, one or both parties must recognize na merong nangyaring hindi maganda sa relationship ninyo. One has to assume the responsibility over the break and express regret and sorrow. Para nga maayos, may aamin. God created us, we know this from the book of Genesis, na we live in perfect harmony with Him, perfect relationship with God. Pero nagkasala ang tao, our nature became corrupted. Nagkaroon tayo ng sin nature, kalikasan para magkasala, parang natural ang magkasala para sa atin. It was so bad that man cannot exert any effort, walang kayang gawin ang tao para ma-restore niya yung relationship na yon. The prophet Isaiah writes, "But your sins have separated you from your God. They have caused Him to turn His face away from you, so He won't listen to you." Yung kasalanan mo na yan, hindi ka pakikinggan ng Panginoon. At pinangahawakan mo yan. No effort, no human effort can reconcile us back to God. It was only because of yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Dahil lang sa pagmamahal ng Panginoon sa atin, dahil lang sa grace ng Panginoon sa atin, that He took the initiative to reconcile us back to Him. Kaya nga, "For God so loved the world that He gave us His only begotten Son." Para ma-save tayo lahat. Bakit po? He came to pay a price. He came to pay a debt. Si Jesus Christ, nagbayad siya ng isang utang na hindi niya inutang dahil meron po tayong pagkakautang na hindi natin kayang bayaran. When you receive Jesus Christ as your Savior and Lord, think of that day na tinanggap mo siya. Because on that day, lahat ng kasalanan na nagawa mo mula nung pinanganak ka up to that day, it was cleaned by Jesus Christ. You received Him and you had a clean slate before Him. Wala ka ng pagkakasala from that day on. And every fault, every mistake that you did from that day on, forgiveness is available always for you. Has always been available for you. Because we have been reconciled by and to Jesus Christ. Next is, I have a ministry of reconciliation. As this is from God, sabi sa verse 18, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Dahil we were reconciled to Jesus Christ, we were reconciled to God, we now are ministers of reconciliation. Each one of us, wala pong exempted. Kung may mababasa ka sa scripture na exempted, yun ang masusunod, pero wala. Each one who has Jesus Christ in their hearts, in their lives, is a minister of reconciliation. Everyone and anyone who has been reconciled to Christ must also be a minister of reconciliation. Kaya nga yung lagi nating sinasabi dito sa church, every member is a minister. Each one of us, we are all ministers. We have the ministry of reconciliation. Ito yung gawain ng bawat believer. Ito yung message ng bawat believer. Ito yung sinasabi ng bawat believer. Everyone who has been reconciled with Jesus has to share the gospel. Ginagamit ng Panginoon ang bawat isa sa atin so that others could be reconciled to Him. Each one of us, wala pong exempted. Minsan, hindi nga minsan, madalas eh. Marami po yung mga nagtatanong, paano ko malalaman kung saved ako? How can I be assured na talagang saved ako?
Many would say that Jesus should be your Savior and Lord, and that is definitely right. Definitely right. Kung may nagtatanong sa akin noon, yun din ang sinasagot ko. But I am not remiss in adding na, because you have been saved, and si Jesus Christ ang Savior and Lord mo, you should be leading people to God. You should be a minister of reconciliation. Yung iba, pag narinig nila yon, parang ayaw na nilang masave. Parang ayaw nilang mag-share ng gospel. Pag ayaw mo, will you still be saved if you don't want to share the gospel? Ayaw ko eh. Ayaw ko talaga eh. Ang sama nung kapitbahay ko, ba't ko sisiran yan? Pa yung pumunta siya sa hill? Oh. Yung upuan ko, kinuha ng ibang tao dito sa church eh. Pabayan mo nga siya. Parang ganun. Pero, ang tanong, if I don't share the gospel, if I am not a minister of reconciliation, will I still go to heaven? Ang sagot po ay oo. Yes, you will go to heaven. San magkakatalo yan? Kung paano ka dumating sa heaven? Ano ang sabi ng Bible? The builder will suffer loss but yet will be saved, even though only as one escaping through the flames. Pagdating mo sa langit, para ka lang daw nakatakas sa sunog. Alam niyo yung cartoons kung minsan yung umuusok-usok pa yung damit, may apoy-apoy pa sa likod niya. Parang ganun ang dating mo sa langit. Oh. So, pagdating mo doon, alam niyo, there is one message that each one of us wants to hear from Jesus Christ when we reach heaven. Welcome, good and faithful servant. Lord, sana yung welcome, good and faithful servant mo. Ano ka dyan? Nag-serve ka ba? Para hanapin mo yan. Lord, sana yung crowns natin? Crowns ka dyan. Hindi ka nga mag-serve eh. Ayaw mong makipag-fellowship eh. Puro ka lang online eh. Ayaw ko nang pumunta sa church eh. Pwede ba yun? Oo. In my Father's house are many mansions. I go and prepare a place for you. Sabi sa John 14 verse 2, Lord, nasan na yung pamansyon natin dyan? Eh, kung makamansyon ka dyan, ano bang ginawa mo? Para kapitbahay mo lang eh. Isang reconciliation lang eh. Nag-share ka ba ng gospel maski sa isang tao lang sa buong buhay mo? Nakipagkape-kape ka ba maski sa isang tao lang? Did you ever do that? Bible tells us that we are all ministers of reconciliation. What have you done? Tapos pagdating mo dun, makahingi ka ng mansion, makahingi ka ng crown. Paano yun? Nasaan yung faithful servant? Nag-serve ka ba? Nag-serve ka ba? Do your part. Do your part, church. We have to understand and never, never forget this. Alam natin yung Ephesians 2, 8, and 9 that it is by grace that we have been saved through faith. Definitely. We are saved by grace. But each of us will be judged by works. We will be judged by works. Kung ano yung pinagawa ng Panginoon sa atin, ginawa mo ba? Because that is how we will be judged. Importante po yung gawain natin. Sabi sa scriptures, we will not be saved by works. Pero sabi rin sa scripture, may hinanda si Lord na works na gagawin natin. Because that will be the basis of your judgment. Bago mo maisip na yung pamansyon ni Lord sa'yo, yung welcome niya sa'yo, yung crowns niya para sa'yo, isipin mo muna. Kung nag-serve ka sa Kanya, kung naging minister of reconciliation ka sa Panginoon. Next po natin, because I am in Christ, I am Christ's ambassador. We are therefore Christ's ambassadors as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Ambassadors. Ano ba yung ambassadors? Tinanong ko po ang dictionary and this is what it says. An ambassador is an important official who lives in a foreign country and represents his or her own country's interests there. Important. You are ambassadors. You are important. Hindi ka just. Hindi ka ordinaryo. You are important. Yung ibang dictionaries, instead of the word important, they use the word respected. You are respected. Each of you, you are respected. You are respected. Tapos anong sabi niya? In a foreign country.
Scripture tells us that we are not citizens of this world. This is not our home. Sabi ng Panginoon. So, nandito tayo, we are representing God. He represents His or her country's interest. We represent of the interest of Jesus Christ in this world. Ano ang nakikita ng tao sa iyo? Yung interest ni God or yung interest mo or yung interest ng somebody or anything else? What do they see in you? What do they see in you? We are ambassadors, yes, pero yung interest ng nagpadala sa atin dito. Live a life. Live a life that shows God. That shows God through you. Pag nakita ka, alam nila nang meron kang Diyos. Pag alam nila merong Diyos. Merong Diyos sa buhay mo. Pag nakita ka nila, gusto ko rin yun. Did you ever experience na pag may nakita ka, you talk with foreigners, they tell about their country, tapos feeling mo, gusto ko rin pumunta dun. Makapanood ka nga ng Korean novela, gusto mo pumunta sa Korea eh. Tama ba? Gusto mo pumunta sa Busan. Gusto mo pumunta sa Nami Island. Tama ba? Gusto nating gawin yon. When people see you, gusto nilang pumunta dun sa kung saan yung country mo. Kaya nga ambassador ka. People will find interest in your God because they see you live that kind of life. Acts 1 verse 8 tells us, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Then you will tell people about me in Jerusalem and all Judea and Samaria, and you will even tell other people about me from one end of the earth to the other." We will tell about Jesus Christ. Have you been telling about Jesus Christ? Naririnig ka ba kung ano yung nakikita at naririnig sa buhay mo? Are you telling about Jesus Christ? What message are you conveying with your life? May sinasabi ka ba tungkol sa buhay mo? Si Jesus ba ang nakikita sa buhay mo? We reflect the official position of the sovereign God that has sent us here. When people see you, do they want your God? When people hear you, do they want your God? Live a life that represents your God. Live a life that honors your God. Live a life that honors your God. Sabi nga sa Thessalonians, we have been approved by God and entrusted with the Bible, with the gospel. Pinagkatiwala sa atin. It is not a book that you buy. It is not a principle that you read, but it is something that has been entrusted to you by the Most High God. You have to remember that. Every time na binubuksan mo ang Biblia mo, every time na binabasa mo yan, pinagkatiwala ng kataas-taasang Diyos sa iyo yan. It is not something ordinary that you read. Kaya nga, pag nabasa mo yan, isabuhay mo yan, and share it with others too. We are empowered by the Holy Spirit to take His message, to spread His message from one end of the earth to the other. And, because I am in Christ, I am the righteousness of God. God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Bago natin tinanggap si Jesus sa atin, we were in sin. Pero ngayon, we are new creations. Sabi sa scriptures, because Jesus died for our sins, we are now the righteousness of God. Namatay si Jesus para sa atin, so now we are the righteousness of God. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, we are in right relationship with God. Yung nasira noon, dumating si Jesus, siya yung paraan para magkaroon tayo ng right relationship with God. I gave this question dun sa lock-in ng mga youth. Tinanong ko sila, I showed them that scripture, sino ang mas righteous kung ganyan din lang? Si God o ikaw? Galing nilang sumagot. We are not capable, we are never capable of attaining perfect righteousness.
yung righteousness ni God, we are never capable of attaining that. Yung true righteousness is only possible through two things. Ano yon? Cleansing of sin by Jesus Christ and the indwelling of the Holy Spirit. True righteousness is possible through one, cleansing of sin by Jesus Christ, and two, the indwelling of the Holy Spirit. So I ask you the question, yung kasalanan mo ba, has it been cleansed by Jesus Christ? Second question, meron ka bang Holy Spirit sa buhay mo? Bakit? Kasi kung meron, then you possess the righteousness of God. Not of your own doing, but of the doing, action of Jesus Christ. By grace, we are the righteousness of God. So yung tanong ko, sino ang mas righteous, si God or ikaw? Sino? Parehas. So if you are the righteousness of God, then you have the same righteousness as God. Anong ibig sabihin nun? We were made by righteous in His sight. We were made righteous in the sight of God. Pag tinignan ka ni Lord, He sees the righteousness of His Son in you. Not yours, not yours. Ang nakikita niya, yung ginawa ng anak niya sa iyo. At kung ganon, then you are accepted to be righteous. Sabi natin kanina, God always wanted us to have a perfect relationship, perfect harmonious relationship with Him. Kung sablay ang righteousness mo, hindi mangyayari yung relationship na ganon. Dahil hindi mo kayang gawin, binigay niya yung anak niya para mangyari lahat yon. So, number one, He has made us righteous, He has accepted us righteous, He treats us righteously. Why can you pray? Bakit ka makakapagdasal? Bakit niya pakikinggan yung dasal mo? Could you even think that He will listen to your prayer kung hindi ka righteous? Hindi po. Hindi ka makakalapit sa Kanya. Bakit ka nabibless? Bakit may favor? Bakit gumagaling yung sakit mo? Kasi it is because of the righteousness of God na binigay niya sa akin. Everything is on account of Jesus Christ. So we can live a life of victory. We can live a life that is righteous before God. Because I am in Christ. Next slide po. I am a new creation. I am reconciled to God and He does not count my sins against me. I have a ministry of reconciliation. I am Christ's ambassador. I am the righteousness of God. Anong ibig pong sabihin yan? Because I am in Christ, I can live, next slide, I can live a life of victory. I can live a life of victory. We can live a life of victory. You, each of us, can live a life of victory. Buhay na hindi talunan, buhay na panalo, buhay na wagi, possible po yun. Possible po sa atin. Bakit? Because Jesus Christ died to give us a life of victory. Before we end, may I show you one more scripture? Romans 5:17. For if by the trespass of one man, death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ? We can reign in life. Pwede kang magwagi sa buhay, kapatid. We can have a victorious life through the one man, Jesus Christ. Don't you dare attempt any victory in life without Jesus Christ, because you are bound to fail. And if you would succeed, you would succeed miserably. I assure you. Yung victory mo, yung reigning in life mo, it is only through the one man, Jesus Christ. Through what? Nakalagay po sa scripture, His abundant provision of grace and His gift of righteousness.
and his gift of righteousness through the one man, Jesus Christ only. So if you love Jesus, live a life of victory. Hindi po talunan, walang talunan na anak ng Panginoon. If you believe that Jesus loves you, then live a life of victory. Amen? Amen po ba? Magdasal po tayo. Lord, we thank you for your word today, Lord. We thank you for your encouragement, Panginoon. Salamat, Panginoon, na salamat po na binigay niyo yung inyong anak, Lord. If not for your grace, if not for your love for us, Lord, then we would still be struggling in vain, Panginoon. Lahat po ng effort namin mauuwi sa wala. Lord, kami na nga yung nagkasala, kayo yung nasaktan, kayo pa yung gumawa ng paraan para maayos po yung relationship natin. Lord, we pray today, Lord, would you please let us always remember that, Lord? Would you always remind us, Lord, na hindi po madali yung pinagdaanan ninyo, pinagdaanan ng anak nyo, para maibalik kami sa inyo, para magkaroon kami ng victorious life ngayon. Lord, we cannot take it lightly, Lord. Lord, we can never take it lightly, but indeed, Lord, mahalaga po na sa buhay namin, we will always remember, we will always know na pinagbayaran nyo ang lahat ng ito, Panginoon. Yes, Lord, we have received you. Yes, Lord, you are our Savior and Lord. Yes, Lord, we will follow kung ano po yung kailangan namin gamin. We are your righteousness. We are agents of reconciliation. We will live lives that declare our God. And when people will see kung sino yung Diyos namin, gusto rin nilang pumunta sa inyo, Panginoon. Let our lives be declarations. Let our lives be preachings, Lord. Bless each one, Lord, who heard this message today. Give them a new fire in their hearts, Lord, to obey you, Panginoon, to live victorious lives, Lord. Not for them, Lord, but it is for you. We will live this victorious life for you, Lord. Magiging panalo kami sa buhay, Lord. We will win, Lord, in life because we will do this all for you. Not for ourselves, Lord, pero para sa inyo. Salamat, Panginoon. Salamat for giving us a new fire in our heart today. In Jesus' name. Amen. Amen. Amen.